Alright, mga ka-speed bag. So, maraming salamat ulit sa pag-join sa akin today. So, if you're really following my vlog, siguro alam niyo naman na naghahanap ako ng bagong motorsiklo na pwede natin gamitin. Especially pag bumalik na sa normal, I would say. Pandemic pa rin syempre. Okay, meron ako mga helmet na talagang suited and fit for classic motorcycle. Para sa akin, laking bagay yung helmet, di ba? Without further ado, mga ka-speed pack, okay, simulan na natin to. Unboxing tayo. Unboxing episode tayo today. Huwag na natin patagalin. Intro muna tayo, mga ka-speed pack. Alright, so ayan, mga ka-speed pack. So balik na tayo sa ating unboxing episode for today. Okay, and what is it? There you go. Ito, malaking box. Bagong-bago mga ka-sweet box. So hindi ko pa actually nabubusisip. Okay, hindi ko pa gaano nakikita yung loob. Ito, maganda. Ayan, makikita nyo kung ano yung... Ayan. So, kahit ito hindi para bubusan, di ba? Ayan natin. Ayan. Okay. Okay, so tingnan natin kung maganda ba itong helmet at magkakasya ba sa akin. So, magamit na rin naman ako ng different helmets before, so at least mako-compare ko ito. Pero first time ko magkaroon ng premium Japanese na type ng helmet. Karoon na rin ako ng Nexx X100. Pakita ko na lang yung picture. Karoon na rin ako ng Bell Bullitt na ginagamit ko dati sa Vespa rin, tsaka dun sa K4 Evo na ginamit ko before na classic. Opportunity to unbox, okay. Glamster Resurrection, okay. So, large yung size niya up to 59 cm. So maraming nagsasabi kasi ng Japanese helmet is medyo maliit compared sa ibang helmet like Bell, Bullitt, even HJC. So ito makikita natin kung talagang ganun nga yung case, sana mag-fit. Kasi yung Asian na ulo, di ba, iba yan sa Western eh. Ang Bell is a US brand, so medyo oval yata, oval type. Dati, no, nagkaroon ako ng Bell Bullitt. Para sa akin lang, ha, my own opinion here. May pressure dito sa forehead. Hindi ko rin gusto. Yung Nexx XG100, gusto kong gusto ko yung helmet na yun. Classic type and all. Ang problem is, meron yung leather strap. Synthetic yung leather. So, pag tumagal, pag napapawisan, medyo humihiwalay yung pagiging synthetic leather niya sa fabric. Okay, so yun yung ayaw na ayaw ko. So ngayon, ito sana maganda. Before ko i-unbox, okay, segue tayo. Ako, ayan, meron rin akong Bonanza. If familiar kayo dito. Gamit ko ito, medyo matagal na rin kahit nung nag-scooter pa ako ng Vespa. Ito, meron akong biniling goggles, okay, classic goggles. Kabibili ko lang. Okay naman so far. Ayan po ang Bonanza, Biltwell. So yan, magandang helmet rin para sa opinion ko. Sobrang excited rin ako dito. So ito, tingnan natin kung ano laman sa loob. Okay, meron siyang foam. Okay. Ayan, mga ka-speed pack. So ito ang helmet mismo. Okay, ayan. Okay, pero bago yan, kapag muna natin. Pin lock Evo, okay, so maganda, meron na siyang pin lock. Full face helmet, okay, ayan, okay, eto mga scoot pa, okay, yan, pin lock Evo, ayan, meron siyang safety instruction manual, ayan po yung model, okay, so eto meron siyang chin curtain, okay, meron siyang chin curtain. Ito mga ka-scoot pack, hindi ko alam kung ano to, kung sakaling alam nyo kung para saan to, yan, sabihan nyo ako. Yung may mga nakaganitong helmet, let me know kung para saan to. Hindi ko pa nababasa pero may nakalagay, mukha siyang ewan, uy, sticker. Okay, so yan lang po yung laman ng box. Ayan, so tingnan na natin ang helmet mismo. Okay, so ito yung helmet, naka dust bag or bin bag, ano ba tawag dito? Dust bag, parang baligtad. Nagtaka lang ako kasi parang baligtad yung bag. Although, siguro para hindi makagasgas sa
helmet, Resurrection, okay. Yung Glamster, para lang magkaroon kayo ng idea, kaunting kaalaman, kaunting trivia, Glamster daw ang ibig sabihin niyan is glamorous and hipster. So hindi ko alam kung totoo yan, paki-validate na lang mga kaskud pa kung sakaling alam nyo. Pero meron tong several colors, search natin. Glamster Resurrection, meron siyang tatlong kulay, TC2, okay, that's blue and black. Meron siyang TC5, black and gray. And meron siyang TC10, which is white and red. Okay, so mga kaskud pa kayo, ang ibig ko sabihin, meron siyang tatlong kulay na Resurrection. Sana na pakinggan nyo, TC2, TC5, TC10. So, itong model na meron ako is, ayan po mga kaskud pa. Okay, pakita ko lang. Okay, so yung model na meron ako ay, surprise! Ayan siya. Ayan, mga kaskud pa. Okay, so, maganda. Ayan, ang ganda. So, yan, kung makikita nyo, Glamster Resurrection TC10, white and red. Ayan. Ayan, sana nakikita nyo yung loob. Hindi ko alam kung anong fabric meron to, pero meron rin itong emergency, ayan, emergency pull out. Kung sakaling, you know, nagkaroon ka ng aksidente, madaling i-pull out yung cheek pad. Okay? So, yung inner liner niya, color black, full black yung loob. Okay? At, ang nakakapanibago dito, ito, sobrang bulging. Ayan, ewan ko pa nakikita nyo. Pag kinumpara mo sa Bullitt, yung Bullitt kasi sobrang bilog lang. Sobrang bilog hanggang likod. Pareho ng Nexx helmet. Yung regular na HJC, meron rin ako ng adventure helmet na HJC. Large size. Ano yun? Ang large nun talagang snug fit. Okay, so ito, sana magkasya. Ito kasi sinukat ko lang based sa, ito kasi 59cm. Ayan, so sana naririnig nyo pa ako. Okay. Sana naririnig nyo pa ako. Pero so far, dito sa chin, okay naman. Siguro mga two finger gap. Yung kasing Bullitt, sobrang close rin dito. Okay. Pero at the same time, ang laki ng space niya, ng peripheral, yung peripheral vision niya, kita. Ito kinaganda, hindi ko rin gaano kita to. And that's the reason why kaya gusto ko ng classic type ng motorcycle tuloy. Aside from, syempre, it fits the motorcycle na gusto ko. Ang galing ko muna, okay, para makapagsalita ako ng maayos. Sabi nga nila, okay, you choose your helmet according to your riding style. Okay, so sa akin, ang plano ko is classic. I really love yung mga classic, mga simpleng, kumbaga, very unassuming na motor. So ito, sakto lang sa riding mentality ko, or sabihin na natin riding attitude, di ba? So okay, so balik tayo sa helmet. Okay, so meron siyang ano ba tawag dito, eyebrow na inlet. Okay, air inlet. Napansin ko sa likod walang any exit. Okay, pero ito sa mismong liner, ayan, so meron siyang exit dito or air exit. So try ko tanggalin yung inner liner ha, para makita nyo. So dito meron rin siyang inlet, okay? Pero for some reason, hindi mo siya masasara. Okay? Ito yung easy pull. Ayan. Okay? So natatanggal naman siya. Hala, hindi ko alam kung paano ibalik. Inlet ng hangin, merong mesh screen or mesh type na picturean ko na lang later para makita nyo. Ito, hindi ko alam kung leather, mukhang synthetic leather rin. Naka D, double D ring, okay? Mas safe to, okay? Kesa dun sa mga naka-strap na easy pull. Kahit madisgrasya ka, sabihin na natin very high impact, this helmet would, kumbaga mag-stay to sa ulo mo, kahit anong mangyari. Tignan natin kung matatanggal ko, ha? Ito lang kung paano tanggalin, eh. O, ayan. Ayan, mga kaskut pack yung loob. Okay? Large size. So okay, so meron lang snap on or ayoko nang tanggalin, pero at least nakita nyo yung inner lining ng EPS. Tama ba? EPS tawag. Different material construction para mas mag-absorb ng impact. Ito, metal siya. Although, for some reason, hindi ko alam kung dahil classic, okay, metal to, pero kita kasi yung tornilyo. So,
hindi ko alam kung maganda o pangit para sa akin. Again, no big deal naman sa akin. Siguro nitpicking lang. So, yung visor niya is somehow spring-loaded. Ayan, kung makikita nyo, may spring siya. May tension. Siguro yun yung spring. Okay, so dito, kung papansinin nyo, yung mechanism dito, pag inangat nyo, medyo, ayan, nakakatakot buksan eh. Baka masira, di ba? Pero, yung tension, meron naman dito instruction, although Japanese siya, down. Ayun. Pag naka-full down, automatic naka-lock na. Tapos, pag i-open, push. Yan, hindi pa yan naka-lock. Ayun. Mararamdaman mong nag-lock pag umangat to. Tapos, naka-angkla lang siya eh. Umaangkla rin dito. Tsaka may spring siya, spring-loaded. Ngayon, ang napansin ko, pag inopen mo, ayan, medyo papasok yung hangin. Okay? So, hindi siya fully sealed pag nakaganito lang. So, siguro, pag nasa traffic ka o kaya umuulan, pwede mong gamitin na nakaganyan lang. Ngayon, pag inopen mo, may lumalaban to dahil nga may tension. Okay? Yun yung unang feel mo. Pero, pag na-release yung tension, ayan yung second opening. Medyo malaki siya. So, siguro kung na-imagine mo pag nagbumotor tayo, di ba? Pag medyo nag-slow down ma-traffic, nag-open tayo ng konting butas. So, mga 3-finger gap. Okay? So, may papasok na hangin. Yung next nyan is full open na. Okay? So, again, classic type of helmet. Woohoo! Yeah! Glamster! Yes! Fit natin mga ka-scoot pack. Okay? Ayan. Large yung size. Sa akin, sakto lang. Hindi naman sobrang snug fit. Siguro, baka nga medium size lang ako eh. Pero yung large is just enough para medyo may galaw ng konti. Pero at the same time, snug fit naman. At least nakakapagsalita ako. Kasi pag sobrang snug fit, yung pisngi ko, hindi ka na makapagsalita eh. Siguro kung tatanungin nyo ako ano yung mga pinagpilian ko, aside from this, of course, nandiyan dyan yung Aray Rapid Neo. Yun, gustong-gusto ko rin yun. Para sa akin, mas classy tingnan to. Okay, yung Biltwell na lane splitter, maganda rin yun. Okay, may Bell Bullet, of course, magandang klase rin yung Bell Bullet. Meron pa isang gusto ko, yung AGV X3000 yata. Okay. Yung Nexx, okay, Nexx helmet, Nexx na helmet, merong XG100, merong XG1000, so yung latest one yon XG1000. Okay, so kung nagtatanong ka kung saan ko nakuha to, nakuha ko lang siya sa Facebook Marketplace, at ang seller ay si Edward, ayan, Miklat, okay? So maraming salamat uli kay Edward, kung nagtatanong kayo kung magkano ko siya nakuha, 33K ko po siya nakuha. So, murang-mura na at least for this model. Okay? Kasi yung ordinary model nito, yung plain na kulay, nasa range na ng 30 to 34,000. Glamster Tc10 model na early Christmas gift sa akin. Actually, maraming salamat rin sa asawa ko na pinagbigyan ako dito. Subaybayan yung mga upcoming episode ko. Tingnan natin kung ano makukuha kong motorcycle na babagay. Nauna pa yung helmet eh, no? COVID, hindi naman tayo basta makalabas. So, okay na rin to sa akin. Helmet muna mga scooter. Maraming salamat. Stay tuned.